it's May and welcome back to another video. So mga ka-bestie bells, kung bago ka sa channel ko, i-hit mo na yung subscribe button. So for today's video mga ka-bestie is gagawa tayo ng makeup about Aido Cosmetics. So Aido Cosmetics is under Fashion 21 and there will be a full face video on Fashion 21 coming soon. According to kay ating sales lady sa Landmark, ang Aido daw is mas nauna sa Fashion 21 and then under na siya ngayon ng Fashion 21. So galing ako kanina ng Landmark Alabang kasi nagpa-adjust ako ng braces ko somewhere out there. So bumili ako ng mga products from Aido kasi nakita ko sila sa Fashion 21 na stall and then nakakatuwa, meron silang ganito. Meron silang Aido Classic makeup set. So this one is 495 pesos. Kapag binuksan mo siya, ito yung laman niya. O, di ba? Mainly plastic siya, tapos nakalagay din lang doon yung Aido makeup set. Tapos pag binuksan niyo to kabesi, ganito ang kanyang itsura. O, hindi pa yan nagtatapos diyan. Pag tatanggalin mo yung plastic, yan. And then na-slide to dito. So makikita mo yung blush. Meron siyang apat na shades na blush. Ayan. Tapos merong powder, merong mirror, and then pag binuksan mo ulit to, merong pencil na pangkilay, tapos meron ding powder na pangkilay. So yung sabi ni ate, yung eyeshadow daw ng Aido is best applied with a wet brush. So ayun ang kanyang instruction, kabilin-bilinan ni ate. Bumili din ako ng kanilang two-way na powder foundation. This one is 130 pesos lang. So ito siya. It comes in 4 shades by the way, and yung akin is shade number 2. Bumili ako ng kanilang mascara at ng kanilang liquid eyeliner. Yung mascara is 50 pesos and then yung liquid eyeliner is 60 pesos. Tapos pares na pares sila ng packaging, nakakalito. Oh, ganyan yung packaging niya, same na same talaga as in yung text lang talaga yung pinagkaiba. So medyo na hilo ako doon. Bumili ako ng kanilang lipstick. Hindi matte lipstick to, pero nung sinwatch ko to, ay be, ang ganda ng shade. So mamaya papakita ko sa inyo. And this one is only 59 pesos. So ganyan yung packaging niya. And when you open this, ayan, ang laki ng mirror, in fairness. Gusto ko to. Gusto ko yung salamin. And yellow undertone tong nakuha ko. Tapos meron siyang kasamang sponge. Ayan siya. So i-wet ko yung brush ko kasi ayoko ng... Sorry guys, hindi talaga kasi ako fan ng... Ah, bakit ganun? Kaya ayoko ng ano eh. Ganito eh. Nag-ano naman ako, nag-moisturizer ako. Pero ayan siya. Nag-cake ka agad. Partida, binasa ko na yung brush ko. Tapos ayan, nagkakalas-kalas. Hindi ko siya gusto. Talaga gusto yung powder. Anyway, so I'm sorry I have to cheat on this. Or else magmumukhang bake shop yung mukha ko. Girl, puro cake. But anyway, gagamitin ko na lang siyang pang set ng mukha. Pero hindi ko siya gagamitin as base. So I will be using a different product. So babalik ako. Gagawin ko lang yung base ko. Okay, so nag-foundation na ako mga ka-bestie. Ang ginamit ko is yung The Ordinary na serum foundation. So pinaghalo ko lang yung dalawang shade na meron ako. Dalawa kasi yung powder ko. So una, itong kanilang foundation na powder nga. And then, meron din ditong powder sa kit. So ayan, dalawang shade ng powder. Ayan. Ay, gagamitin ko na lang tong powder na to sa kabilang side ng mukha ko. And then, sa kabilang side is ibang powder din. Uy, in fairness, kapit kagad yung powder nung sakit, oh. Kita niya naman, nag-mattify kagad siya, oh. Very minimal lang yung coverage nung powder sa kit. Wow. Tsaka, andali kunin ng product. Oh, kapit kagad. Yung ibang powder, kailangan kayasin mo para kumapit, eh. Gusto ko yung powder nito, ah, in fairness. By the way, tingnan natin amoy. May amoy siya. Alam mo yung typical na scent ng makeup, yung may perfume. Parang ganun. Hindi ko masyadong gusto. Then, on the other side, is gagamitin ko na itong kanilang powder foundation. So, I'll just use a brush na lang din, kabesi. Lilinisin ko lang. Ayan, ito siya. Malakas yung coverage nito. Ayan, I think nakikita niya naman, di ba? Hindi kumapal yung itsura, pero dito, ayan, meron siyang coverage. Kung gusto mo ng powder na may mas coverage, pwede mo itong itry. I think nakikita niya naman yung difference. Yung dito is talagang na super mattify niya yung mukha ko. Wala kayong makita halos shine sa kanya. Ito, may nakita niya may glow pa dito sa area na to. Okay, by the way, nag-contour na pala ako, ha? Saka kasi silang pang-contour, eh, nalalapadan ako sa mukha ko. So, bawasan natin ng konting kalapadan. Meron silang dalawang eyeliner dito. Isang eye pencil. Ah, para sa eye pencil pala. Yung kasama, dalawa, na maliit. Tapos, meron silang eyebrow powder dito. Is yung isang side is eyebrow powder, at yung isang side is eyebrow pencil. Ay, in fairness. Uy, in fairness, mukhang maganda siya. Ay, in fairness, kahit maliit, mukhang maganda yung black. Wala silang liquid eyeliner, so bumili na lang ako. And then, ito yung brown. Yung brow, ayan, okay naman siya. Kailang parang medyo dry lang. Hindi ganun ka-creamy yung kanyang texture.
Okay, hindi naman waxy yung pangkilay nila. Pero hindi din siya ganun ka-creamy. Wala ako ng brush para i-blend siya. Lalo na tong angled brush nila, be! Diyos ko, mas matigas pa sa patay na buhok. Try nga natin. Ah, uy, in fairness, gumagana naman. Gagamitin ko tong brush ng Coastal Scents. Medyo hindi na siya ganun ka-creamy, so kailangan medyo konting pressure, konting effort para lumabas yung pigment. Ah, ito, yan. So, i-wet ko yung brush ko kasi sabi ni ate kailangan daw i-wet yung brush kung ito yung gagamit. Anyway, i-swatch ko siya sa inyo. Hindi siya masyadong kumakapit yung color. Ayan, oh, parang wala lang. Ano daw? Ba't ganun? Okay, so the thing here is hindi masyadong kumakapit yung kulay, which is a good and a bad thing kasi ito kailangan ng matagal-tagal na effort para makuha mo yung kulay. Naparami yung lagay ko ng dark. Anyway, lalagyan ko na lang din yung kabila. Pero in fairness naman sa kanya, okay naman yung pangkilay, gumana naman. Yun nga lang, kailangan mo talaga i-wet yung brush mo. Next, doon na tayo sa eyeshadow. Then, I'm just gonna warm my crease using this shade. Ito. Ano siya eh? May konting shimmer siya, pero very minimal lang naman. So, tolerable naman. I think we can still use it. Yan. Huwag niyo na pala itaktak. Kasi pag tinaktak niyo, matatanggal lahat ng product. Ubus. Talaga wet yung brush. Hindi pwedeng dry brush yung gagamitin mo. Pag itong palette na to. So, gagamitin ko itong shade na to. And then, ilalagay ko lang siya doon sa half ng crease ko. Siya. Alam mo yung dark, kumukulay siya eh. Oh, eto siya. Pero kanina yung parang warm, wala talaga halos. Pero very minimal lang yung pigment na to. Parang kailangan talagang, kailangan mo effortan. Ayan. Medyo ang hirap lang i-blend kapag basa yung brush mo. So, after na to, gusto ko ng mas dark na shade. Taray, 50 shades of darkness. Pwede ko yung black na shade na ilalagay ko rin siya doon sa outer edges. Okay. And then, just get a brush. I-blend po lang, Bessie. Ang hirap i-blend. Ay, Bessie Webs. Medyo mahirap i-blend ha, girl. Ayun ang ating eye makeup. Hindi pa yan tapos. Balak kong mag-cut crease. Ah, taray! Half lang ulit. Installment, Bessie. Use a very small na brush for precision. Then you can use any concealer. Okay, and now kukuha lang ako nung kanilang parang etong shade. Parang yellow. And then isiset ko lang yung eyelids ko with that. So, mamaya ko na siya i-blend, ha? Doon na tayo sa kabilang side. So, gagawin ko na to off-cam kasi medyo mahirap siya. So, I'll be back. Ah, speaking of, meron nga pala silang eyeliner pencil. So, gagamitin ko yung black sa aking lower lash line. Meron lang sila is yung eyeliner pencil. And you know, hindi kami friends ng eyeliner pencil talaga. So, bumili ako nung kanilang liquid eyeliner. This one is 60 pesos lang. Ay, nice. Mukhang okay, ha? Black na black girl, pero hindi siya matte finish. Medyo may shine siyang konti, pero very minimal lang, okay naman. Yung brush niya is manipis lang din, tsaka nabe-bend. Hindi siya yung matigas. Pag in-apply mo na siya, tapos pinatungan mo, patch na siya. As in, yung matigas na, yung nagbuo-buo na. So, yung eyeliner nila hindi ako nagandahan. But anyway, mag-curl lang ako ng lashes ko, tapos gagamitin natin yung mascara nila. Yung kanilang mascara is 50 pesos. So, maliit lang din siya. Like I said earlier, they have the same packaging. Iba lang talaga yung nakasulat. So, may amoy siya, pero hindi naman matapang. Tapos, ganyan yung wand niya. Okay naman siya, in fairness. Uy. Okay, meron siyang lengthening effect. Hindi siya volumizing effect. Ay, tara. Hindi niya kinaklump yung lashes ko. Eh, tignan niyo ba? Wala namang clumping na nagaganap. Nakakatuwa naman. Oh, ayan. Very nice. Itong isa walang mascara. Itong isa meron. Lashes lang ako mga kabesi, tapos babalikan ko kayo. Merong umi-epal sa likod ko. Ayan na naman siya, si Max. MaxiCare. Nagme-makeup si Mami. Oh, isang mata pa lang nalalagyan ko ng falsies. Kumikling ka na naman sa akin. Baby boy. Higa ka muna sa likod ko, ha?
Ganito siya guys, sobrang clingy nitong pusang to. Pag nagfi-film ako, lagi na lang ganyan. Laki-laki na ni Max, no? I think kung nasusubaybayan niyo yung paglaki ni Max nung unang dating niya sa akin, malaki na siya nung dumating siya, pero hindi ganito kalaki. Ngayon, adult cut size na siya, pero magsi-6 months pa lang to si Max. So, this is a makeup challenge. Put your falsies while your cat is on your... Maximo, baba ka muna. Nahirapan si Mami. Mamaya tayo lalaro. Wait lang. Ha? Dito ka muna kay Atiti. Ito tayo sa eye makeup. Finally! Yes, ayan siya. In fairness, na-impress naman ako sa eyeshadow nila kahit na kailangan ng basaan festival. But anyway, nag-contour na ako kanina so hindi na ako mag-contour. Parang... wala yung contour ko. But anyway, magbablush na tayo. 4 na color yung blush na available. Meron dito parang mauve, ayan, merong bright pink, tas merong may shimmer. So, yung isa lang yung matte shade dito, which is ito, and that's what I will be using for today. Ayan, okay naman yung blush niya. Ay, nice! Very subtle. Ganda yung blush. Pero ingat ha, kasi notice ko sa kanya, medyo malakas yung pigment niya. Ayan, kita nyo. Oh, grabe, no? Maganda yung blush. I like it. So, walang kasamang highlighter dito, Bessie. Ang meron lang is eyeshadow na merong shimmer. Gagamitin ko tong shade na to, yung parang puti. And then, i-apply ko lang siya dito. Pwede naman, pero hindi siya ganun kasi ka-shimmy-shimmy eh. Pero, pwede na. 9 pesos lang to. Nakasale siya nung nabili ko. And yung shade range niya is letters yung name. Yung pinili kong shade is yung letter E. And mind you guys, ang pigmented nito sa totoo lang. Hindi nga lang siya matte, but you can find ways naman, di ba? Walang amoy yung lipstick. And then, ito yung shade niya guys. Ang ganda ng shade nito, promise. Talagang okay siya for everyday. Nude siya. Yun. Kung okay lang naman sa'yo na hindi talaga matte, pwede na to guys. Maganda yung shade na to. Ayan o. Oh. Pigmented siya, kumulay kagad. Okay, this is just one layer yung itaas. Okay, so ito yung one layer ng lipstick. So, yun. May moisturizing siya sa lips. Tapos, ewan ko ba, pag yung mga ganitong shade, yung mga paso. Said earlier, meron siyang gloss. So, what I will be doing is... kita nyo, nawala na yung shine niya. Nag-mattify na siya. So, let me just finalize the makeup look and then babalikan ko kayo. So, ayan ang ating makeup look for today using Idol products. So, isa-isahin natin ang ating makeup. This powder is a two-way powder. And sa akin, hindi siya nag-work nung binasa ko yung sponge. Mas gusto ko siya gamitin ng dry. Like, as a setting powder, hindi as a base. Meron siyang coverage. Medium yung coverage nito kapag pinang-set mo sa mukha. Ito na, yung kit nila. Totoo lang, for beginners, this is... nice, kasi marami siyang shades na available. There are 16 eyeshadow shades na pwede mong gamitin. And this one is, wala siyang matte shade. Yung merong shade dito is yung may konting shimmer, pero very minimal lang naman. But the trick here is, kailangan mong gumamit ng brush. And hindi masyadong lumalabas yung pigment niya, kahit iswatch mo pa, ganyan, o hindi ganun ka-pigmented. Yung dark shades, oo, syempre, look at that. Yung black, yung dark brown, talagang lumalabas siya. But, yung mga lighter shades, kailangan mong basain yung brush mo, or else, hindi siya mag-show off sa skin mo. If eto yung gagamitin mong palette, I would highly recommend na gumamit ka ng eyelid primer, o kaya naman ay bumili ka ng concealer at yun yung gawin mong primer. Kasi, nung ginamitan ko siya ng primer, nag-show off siya sa aking balat, tsaka nung binasa ko yung brush ko. Pero, nung sinubukan ko to na walang eyelid primer, na walang basa ang festival, ay be, wala talaga, invisible yung eyeshadow ko, girl. Yung black lang yung nag-show talaga. Next dun tayo sa second layer, which is yung powder. Yung powder nila,
okay siya sa akin. Nag-work yung pulbos nila. In fairness sa Ido ha, feeling ko yung powder nila is okay yung formula. Kasi itong powder na to, light lang yung coverage niya, pero it doesn't feel, alam mo yun, meron kasing powder like I tried before, the Maybelline Dream Satin. Hindi siya comfortable sa mukha. Parang feeling ko, parang ang tigas ng mukha ako. Parang ganon. Ito hindi. Parang very smooth siya sa face. Tapos, na-mattify niya talaga yung mukha ko. Tapos, meron siyang light coverage. Ito kasi mga medium ang coverage nito. Ito kasi light lang. So, thumbs up ako sa powder. Ano tayo sa blush? I love the blush, honestly. Kahit na medyo may konting shine siya ng very minimal, I love it. And you get 4 shades ng blush. Yan, merong may shimmer. So, itong isa nila is talagang highly may shimmer. Pwede siyang gamitin blush na highlighter na din. Kumbaga, 2-in-1 na, ayan. Subukan natin. Ayan, no? Kita nyo? Keri naman. Gumagana naman siya. And the good thing about the blush is pigmented siya. So, medyo hinahinay sa pagbablush. Unti-unti lang kasi masyado siyang nakakaputok ng pisngi. I mean, yung putok blush, alam nyo, di ba yung iba yung parang bilog dito, ganyan. So, wag ganon. Dapat yung subtle lang. Dapat yung fresh lang lagi yung blush mo. Yung hindi ka mukhang nasampal ng 10 nanay girl. Kasi dito sa eyebrow product. So, meron silang powder. And in fairness sa powder, it work. Yes, Kabesibels, maganda siya. As long as ibabasain mo yung brush. It doesn't work well kapag hindi basa yung brush. Pero kapag basa yung brush, ayan, maganda yung binigay niyang coverage sa kilay ko. Maganda na kulayan niya talaga. But the trick here is, since yung kulay ng hair ko is dark na yung roots, kailangan mo maging creative dito. Kailangan mo matutong mag-combine-combine ng colors. Or else, baka kung anong kulay ng kilay ang magawa mo. So, meron siyang gray, merong dark brown, merong deep brown, ganyan. So, maraming shades. So, kung ano mang kulay ng hair mo, I think makikater ka nito. Cute nitong dalawang to kasi they both work for me. Especially yung pangkila. Yung eyeliner pencil na gustuhan ko siya, it's not very creamy though. Pero, okay lang sa akin. Hindi naman ako alam mo yun, hindi ka naman nagtatag habang ina-apply siya. Kumbaga, parang sapat na pigment lang para hindi siya magmukhang waxy. And for the eyeliner, I also like the eyeliner. Ayan, ginamit ko siya sa aking lower lash line. Okay siya. Hindi mo din kailangan itag para lang lumabas yung pigment niya. So, okay ako sa mga eyeliner pencils nila. For the kit, guys, actually, I would recommend this sa mga makeup beginners. Sa mga gustong magsimula sa makeup at hindi alam kung anong kit yung dadali nila. Kasi ito kompleto na siya. You get 5 products in this kit. 495 pesos. I think for me, it's worth it na. Huwag nyo palang itatapon tong plastic niya. Kasi protector to kabesi para hindi madumihan yung salamin. The eyeliner, guys, hindi ako nagandahan sa eyeliner sa totoo lang. Medyo niretouch ko siya using a different eyeliner. Kasi talagang, alam mo yung, medyo struggle siya. For example, inapply mo na siya, diba? Then you're gonna add another layer. Nagbubuo-buo siya, ng 5 flakes na siya. Tapos kapag natanggal siya, magkakaroon na lang space sa eyelids mo. So hindi siya maganda. Hindi ko gusto yung eyeliner na to. Mascara, Bessie. Ito ang i-recommend ko sa'yo. Pesos na mascara. Although syempre maliit lang siya. Diyos ko, 50 pesos. Magko-complain ka pa ba? Hindi niya kinlump yung lashes ko. At the same time, nilenten niya yung lashes ko. So hindi siya volumizing. This one is lengthening. So, ito mga kabesi, compare natin yung shade ha, kung naghahanap ko ng toasted brown. So, ito yung toasted brown, ito yung sa Ido. Meron lang gloss yung kay Ido, pero pag tinanggal mo yung gloss, halos magkalapit na yung color nila. So, kung naghahanap ka ng affordable version ng toasted brown, I could recommend yung Ido na letter E. And I like it kasi since hindi naman siya matte, it's moisturizing sa labi. Tapos, kung gusto mo siyang gawing matte, i-dump mo lang with tissue and then mag-mattify na siya. So, for me, the lipstick is very worth. And marami din siyang shades na available. At ang nakakatawa doon kasi ang dami nilang nude shades. So, perfect nude sa'yo, pwedeng-pwede. Parang ano, MLBB, my lips but better. Ganun. So, kung tatanungin nyo ako if marirecommend ko sila sa inyo, yes, yung mga products na na-mention ko na pwede ko i-recommend, yon, pwede nyong bilhin. Pero, yun nga, yung pinaka-ayoko dito is yung eyeliner talaga. Hindi siya nag-work sa akin. But the rest is good. Yun nga lang, kailangan mo lang paraanan. But, Bessie, 495, you get 5 products. Hindi na masamang paraanan to. That's it mga kabesibels for today's video. I hope nabigyan ko kayo ng idea about Ido products. So maraming salamat sa panonood. Please don't forget to give this video a thumbs up. And of course, subscribe ka ng Besibels sa channel ko if hindi ka pa subscribe. And please hit the notification bell para kapag may bagong upload si Mayora, ay manonotify ka. By the way, may tanong ako sa inyo. Anong house nyo sa Harry Potter kung nanonood ka? Ayan, I have a shirt. Hogwarts alumni. So, ayan. I love Harry Potter. So, ako, Gryffindor talaga ako. Gryffindor! So, by the way, I have my social media accounts. Please don't forget to follow me on my social media accounts. I am Marian Layog on Instagram, May Layog on Facebook, and May A. Layog on Twitter.
So, ayun lang. Maraming salamat sa panonood. And I'll see you on my next video. God bless us all, guys. And bye!